Kognay pa rin na naging engkwentro sa Sulu, nasa linya po ng ating telepono si Major Andrew M. Linaw, spokesperson ng Western Mindanao Command, ang AFP. Sir, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga, sir, at ating mga tagapagpakinig. Magandang umaga sa atin lahat. Okay, sir, kamusta na po yung sitwasyon dyan sa may Sulu ngayon, particular sa Maimbong? Yes, sir. Confirm, nagkaroon tayo ng ano dyan, no? Encounter nung nag-serve tayo ng warrant of arrest at the same time search warrant doon kay Pando Mujasan, Aka Pando, na dating ex-vice mayor dyan sa municipality of Maimbong Sulu, and which resulted to the halos buong araw na firefight, sir, between the government forces composed of PNP and our Philippine Army dyan sa Maimbong. And it resulted, sir, doon sa meron tayong na-encord na casual wounded. Right now, sir, yung update is nasa 10 na yung wounded ng ating PNP counterpart. May wounded din tayo sa Philippine Army, isa. And may nadamay, sir, na dalawang civilian, no? Doon sa ano, sa encounter. Right now we have precautionary measures and actions to blockade the area para magkaroon ng hot pursuit, and at the same time mag-conduct ng checkpoints and checkpoints that will be able to once again apprehend the perpetrators of the incident, especially itong mga kay Pando Mujasan at yung kanyang mga private armed group. Okay, napakarami po yung nasugatan sa panig ng gobyerno, sir. At sinasabi nyo nga rin po, may hot pursuit operation. Nasaan po ngayon? May lead na po ba kayo kung nasaan ngayon si Mujasan, pati na yung kanyang mga tauhan? Yes, sir. Right now, ongoing yung ating hot pursuit operation. Itong nangyari kasi kay Pando Mujasan, it's just an isolated case. We are calling the general public, especially dyan sa municipality of Maimbong Sulu, na maging mahinahon. We know na may mga tayo natakot na mga civilian communities and mga pamilya na na-displaced, but our social welfare and DRRMO is addressing the situation. We are calling also to our counterpart, our stakeholders, na tulungan tayo to pacify the situation, and we are doing our best, especially the government forces, to pacify the situation para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng incident. Okay, sir, sabi mo dalawa po yung sugutan na civilian, ano? So ngayon patuloy po yung paghahabol o hot pursuit operation. Kayo po ba'y nagdagdag ng mga military personnel para masigurong hindi madadamay yung mga civilian? Yes, sir. Meron tayong additional forces from maliban sa Philippine National Police, meron tayo sa Philippine Army. Spearheaded by the Joint Task Force Sulu, may mga missions tayo. Hindi ko na lang disclose yung mga specifics doon sa augmentations natin so as not to impede the ongoing hot pursuit operation against kay Pando. And from the level of the Western Mindanao Command, we are exhausting all our assets for this hot pursuit operation, and we even use our air assets doon sa pag kasibak ng ating mga casualties, to include itong mga civilian. Right now, sir, wala pa naman tayo namumonitor ng mga sporadic firefights, but we are on the up and the government is on the upper hand in this situation that we are confronting right now. Okay, Major, ano-ano po bang kaso ang kinakaharap ni Mujasan at kailangan siyang arestuhin, o meron po bang warrant of arrest laban sa kanya, at kontrolado na po ba yung sitwasyon dun, particular na sa Maimbong Sulu? Yes, sir, no. Our PNP counterpart served last Saturday in the morning, served the warrant of arrest
for murder and double murder case. And at the same time, meron siyang ano din, frustrated murder. And maliban doon sa ano sir, sa warrant of arrest, meron ding search na in-issue for the ano doon sa illegal possession of firearm. So yun yung mga pinakaharap niya na ano no, mga kaso no. So win-win our government forces, the RPNP served the warrant, pinaulan na ng putok itong mga mga kapulisan natin. And nag-reinforce yung ating mga ano sundaluhan din which nag-gain din tayo ng ano ng quality. But we are polling the public na ano maging mahinahon lang and right now ang dito kasi sa Sulu is geared toward we're looking toward geared the peace and development sir kaya this is just an isolated case. We know that province of Sulu is geared toward the peace and development and we are pulling back to its safety and security, sir, na may patuloy po natin. Alright, maraming salamat, Major Andrew M. Linaw, spokesperson ng Western Mindanao Command ng AFP. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Thank you, sir.